Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pag-unlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng opisina ng kagawaran ng pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Magandang pangsagahang umaga, lambak ng Cagayan. Isang pagtatanghalan naman ang iaalay ng ating palatuntunang magsasagang Pinoy sa inyo mga giliw naming taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga kapuso, kapamilya at kapatiran naming mga magsasaka sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Batiin din po natin ang ating mga listeners sa mga karatig probinsya ng Kalinga, Ifugao at Mountain Province na naabot ng ating himpilan. Ang iyong lingkod kasamang Rod Sonico ay nagpupugay muli sa inyo at nagpapasalamat sa iyong pakikinig sa susunod na 30 minuto ng ating pagsasama-sama. Sa pagkakataong ito, ipakilala ko po sa inyo ang isang masipag at magandang binibini na kasama natin ngayong umaga at kasapi ng production team dito sa Magsasakang Pinoy, si Miss Barbie Lagahet na inasahan nating madalas na partner natin dito sa Magsasakang Pinoy. Magandang umaga sa iyo, kasamang Barbie. Good morning din sa iyo, kasamang Rod, at maraming salamat sa inyong napakagandang intro. So, bago ang lahat, nais ko sanang iparating ang aking mainit na pagbati sa lahat-lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay dito sa ating Magsasakang Pinoy Radio Program, lalo-lalo na sa ating mga brothers and sisters na magsasaka na sa tingin ko ay ang mga hindi kinakaligtaang kilalaning mga bayani dito sa ating bansa dahil sila po ang talagang nagtatrabaho para sa ikasisiguro ng ating pagkain. Okay, salamat kasamang Barbie. Pansamantalang maiwan ka muna dito ha sa ating program dahil may mahalagang asikasuhin natin sa isang linya ng ating himpilan. Okay, kasamang Rod. So mga kaibigang magsasaka, ngayong umaga po ay ating tatalakayin ang isang napakahalagang paksa po sa pagsasaka. Ito nga po ay ang tinatawag po nating organic farming o organic agriculture. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng organic farming o organic agriculture? So ngayong umaga po mga kaibigang magsasaka, tatalakayin ko po sa inyo ang organic farming na siyang magbibigay po sa inyo ng maraming aral at impormasyon para po sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Sisimulan ko na po mga kaibigan. Ang Pilipinas ay isang bansa na kung saan ang agrikultura ay isa pa rin sa pangunahing nagpapatakbo at nagpapalago ng ekonomiya sa bansa. Kung isaalang-alang ang kahalagahan ng sektor pang-agrikultura sa ekonomiya ng Pilipinas, nasa 66% ng mga mahirap sa Pilipinas ay nasa sektor ng agrikultura, kagubatan at isdaan. 68% ng mahihirap ay nasa kanayunan. Ang pinakamaraming mahihirap ay nasa magsasaka ng mais, manggagawa sa palayan at maisan, magsasaka sa tubuhan at nyugan at mga mangingisda. Sa kasalukuyan, ang makabagong pamamaraan ng magsasaka o tinatawag na Green Revolution na inilunsad noong kalagitnaan ng dekada 70, ang nagpabago ng anyo ng sakahan sa Pilipinas. Kung ikukumpara ang datos noong 1965 sa datos noong kasagsagan ng pagpapatupad ng Green Revolution sa Pilipinas, noong 1985, dumami ang mga magsasaka na nagtatanim ng dalawang magkasunod na palay mula 19%, tumaas sa 50%. Dumami ang mga magsasaka na nagtatanim ng makabagong binhi mula 0%, tumaas sa 87%. Dumami ang paggamit ng kemikal na abono mula 20, tumaas sa 80 kilos bawat ektarya. Dumami ang mga magsasaka na gumamit ng makinarya o tinatawag din po nating power tillers sa palayan mula 0, tumaas sa 46%. Mga kaibigan, ang Green Revolution ay napakalaki ang kontribusyon sa pagpapalala ng pandaigdigang problema ng pagbabago ng panahon
o tinatawag din po nating climate change. Sa kasalukuyan, ito ang dahilan sa 66% ng methane gas at 80% ng nitrous oxide sa buong mundo. Ang dalawang greenhouse gases na ito ay napakalaki ang kontribusyon sa climate change, pero ang nitrous oxide ay 310 times na mas grabe ang epekto kaysa sa carbon dioxide. Ang mga kemikal na abono na may nitroheno ang pinakamalaking pinanggagalingan ng nitrous oxide. Dahil parami ng parami ang gamit ng kemikal na abono sa pagsasaka, 10% dito ay bumabalik sa kapaligiran sa anyong ammonia o nitrous oxide. Inaasahang magiging doble ang dami ng nitrous oxide sa loob lamang ng 30 taon. Ang pagpapalawak ng tubig at patuloy na pagtanim ng palay na lubog sa tubig ay nagpapalala ng problema sa methane gas. Ang sahod, ulan, na palayan ay higit na kaunti ang lumalabas na methane gas kaysa sa may patubig na nilalagyan pa ng kemikal na abono. Dagdag pa dito, ang pagsusunog ng dayami ay nakakapagdagdag ng carbon dioxide at carbon monoxide na mga greenhouse gases din. Sa makatuwid, mga kaibigan, kung ang Green Revolution o ang tinatawag din nating conventional farming ay nagdudulot lamang ng unti-unting pagkasira sa ating kalikasan, bakit hindi nating subukang ibalik ang dati nang nakagawiang paraan ng ating mga ninuno noong unang panahon, ang organic farming o ang tinatawag din nating organic agriculture. Mga kaibigan, bago po nating ituloy ang ating paksa ngayong umaga, hatid po muna namin sa inyo ang ilang mga paalala. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Rehiyon 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganun din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units, ito po si Secretary Pro CJ Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tugigaraw City, DWDY, Cagayan City, HOTFM, Cagayan City, DWSI, Santiago City. Diyos te Aguina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro CJ Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5.30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong, Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lalo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRLFM sa oras na alas 8 hanggang alas 8.30 ng umaga. Sa bayan naman ng Apare, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11.30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po! Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-into cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo,
baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon. Resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-into cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na kaibigan, ngayon na! Nagbabalik po muli ang ating programang Magsasakang Pinoy at narito po ulit ang inyong abang lingkod, Barbie Lagahit. At atin pong ipagpapatuloy ngayong umaga ang naiwan po nating paksa tungkol sa organic agriculture. So mga kaibigan, maigting na isinusulong ngayon ng Department of Agriculture dito sa Pilipinas ang organic farming na naglalayong umiwas sa paggamit ng pestisidyo at abono at dumi ng hayop sa paraan ng pagsasaka. Ang salitang organic farming ay unang ginamit ni Lord Northbourne o mas kilalang si Walter Ernest Christopher James sa kanyang maimpluwensyang librong Look to the Land noong 1940. Sa lathalang ito, matindi niyang pinahahalagahan na ang konsepto ng pagsasaka at ng sakahan ay dapat tanawin na isang organic whole. Sa kanyang paniniwala, ang pagsasaka ay dapat na makakalikasan, matatag, kumpleto, balanse, binubuo na mga parteng ugnay-ugnay at may buhay. Ang katagang organic ay pinatanyag sa Amerika ni Jerome Irving Rodal na tinawag niya itong organic culture noong 1948. Sa Food and Agriculture Organization, ang organic agriculture ay ang pagsasaka na nagpapalaga sa kalusugan, kasama na ang mga siklong biological at pagpapayaman sa lupang sinasaka. Sa kabilang dako, layunin ng Department of Agriculture na pahalagahan ang pang-ekolohiyang pamamahala ng sakahan at hindi sa paggamit ng mga binibiling abono, pestisidyo, gamot sa hayop, genetically modified na binhi at hayop, at iba pang sangkap na pangsakahan. Hanggat maaari, ang sakahang organic ay umaasa sa pagpapalit-palitan ng mga pananim o crop rotation. Mga binulok na halaman o mga parte ng mga halaman o crop residues, dumi ng hayop, legumbre, mga basurang binulok, mechanical na pag-aararo, mga batong may mineral, o mineral-bearing rocks, biological na pagkontrol o pagpuksa sa mga peste at mga natural na pagpapayaman sa lupang tinataniman. Ilan din po sa pamamaraan ng organic farming ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagtatanim ng maraming klase ng halaman o multiple cropping at hindi iisa lamang halaman o monocropping. Pangalawa po ay ang pagpapalit-palit ng halamang itinatanim o crop rotation. At ang pangatlo po ay ang salitang taniman o intercropping. Pang-apat, halo-halong paggugulayan o home gardens. Pang-lima, pag-aalaga ng iba-ibang hayop kasama ang halaman o animal integration. Pang-anim po ay ang pagpapayaman o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagkikilib o mulching, paggamit ng green manure at mga binulok na halaman o parte ng halaman, o compost, dumi ng hayop, abo at natural na pataba, o guano, o mineral rocks. Pangpito po ay ang pagtatanim at paghahalo ng mga halamang nagtataboy sa mga pesteng insekto o insect repellent plants. Pangwalo ay ang paggamit ng mga tradisyonal na klase ng binhi at uri ng hayop. At ang pangsyam ay ang natural na pamamaraan ng pagkontrol at pagpuksa ng mga peste. At ang pangsampo ay ang paggamit ng mga halamang gamot o botanical pesticides laban sa mga peste. Ngunit limitahan lamang po ang paggamit nito dahil maaring magdulot ng problema na pareho doon sa paggamit ng mga pestisidyo. Sa
Sa pagkakataong ito, nais nating ipamahagi sa ating mga tagapakinig ang ilang karanasan ng isang samahang tumatangkilik sa organikong pagsasaka. Mga organic farmer at seed breeder sina Ka Mayor De La Rosa at Ka Jimmy Hibe. Miyembro rin sila ng Masipag, isang samahan ng mga magsasaka at mga dalubhasa na tumataguyod ng organic farming, isang pamamaraan ng pagsasaka na gumagamit lamang ng mga natural na sangkap mula sa binhi hanggang sa paggawa ng abono, pantaboy sa mga peste at panlaban sa mga sakit ng palay. Narito po ang ilan sa mga naging pahayag ni Ka Mayor sa isang panayam. Ang orientasyon po namin, huwag kang papatay kahit yung mga peste ng kulisat. Dating seed grower ng Philippine Rice Research Institute, si Ka Mayor. Si Ka Jimmy naman ay dating researcher sa UP College of Agriculture. Naging trabaho nila ang palaguin ang mga binhi ng mga makabagong uri ng palay. Pero nakita nila kung paano nalikol ng mga high-yielding variety ang kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni Ka Mayor. Yung mga pangkaraniwang magsasaka, hindi hirap na hirap na itanim yung 20 kilo sa isang hektarya. Katambal po ng mga hybrid pamatay suso, pamatay damo, ganyan. Pangkalimitan 4-8 yung sa seeds pa lang sa isang hektarya. Sa kabilang dako, ito naman ang naging opinion ni Ka Jimmy. Ang palay po, pagka hindi kayo gumamit ng chemical dyan, halos balanse yung paligiran. Alang namiminsalang peste. Yung mga traditional variety natin, maging yung masipag selection, resistant po siya sa lahat ng peste. Sa research farm ng organisasyong Masipag sa Santa Rosa, Nueva Ecija, tinitipon, tinatanim at pinauunlad nila Ka Jimmy at Ka Mayor ang mga traditional rice variety na itinatanim ng mga magsasakang Pilipino bago pa nauso ang high-yielding variety. Hindi sila gumagamit ng pesticide, natural daw na matibay laban sa peste at sakit ang mga traditional na binhi. Sa mga pesteng tulad ng suso na kumakain ng ugat ng palay, may simple at matipid na solusyon ang mga masipag farmers. Sasabog lang namin, kung wari maraming kwan, iba. Tapos yung carbonized rice, ano, yung inuling na ipa, may parang chemical siya na ayaw din ng suso. Tipid din sa abono, gawa sa pinabulok na dahon, ipa ng palay at dumi ng hayop ang kanilang fertilizer at basta sundin ang recipe na gawa ng mga scientist ng Masipag, makatitiyak daw na ang mga magsasaka na kumpleto ang naturang compost sa 16 na sangkap na kailangan ng palay para lumaki at mamunga ng malusog. Mayroon din silang homemade na liquid fertilizer na tumutulong na mapanatili ang kalusugan ng mga dahon at palakasin ang mga kakayahan ng palay na mamunga. At kung libo-libong piso ang ginagastos ng ibang magsasaka sa binhi, nakakalibre naman ang mga masipag farmers sa kanilang paraan. Narito ang naging pahayag ni Ka Mayor. Sa seeds, sigurado walang gastos dahil itinatanim nilang seeds. Kung baga, baog kasi ang mga high-yielding variety at hybrid na palay. Pagkaani, kailangang kainin agad dahil tutubo man ang mga binhi, hindi natutubo ang mga halaman mula rito. Pero ang mga binhi mula sa traditional variety, tutubo at mamumunga kahit ilang beses itanim. Sumatotal, sa bawat 3 piso na ginagastos ng masipag farmer, gumagastos ng halos 10 piso ang magsasakang naka-high-yielding variety. Bukod dito ay nabebenta sa mataas na presyo ang organic rice dahil uso ngayon ang pagkaing walang kimikal o lason. Pagkatapos ng 15 taon mula sa karanasan sa high-yielding variety, naghanap ng alternatibo ang mga magsasaka at humingi ng tulong sa mga eksperto sa University of the Philippines. Simula sa 46 na mga traditional variety noong 1986, nakakalap ang Masipag ng higit sa 1,000 traditional varieties. Higit pa roon, nakapag-breed ang Masipag ng mahigit sa 1,000 mga bagong variety ng palay na kung tawagin ay Masipag Rice.
narito po ang ilan sa mga naging payag ng UP expert. Sabi na ay pwede bang bumalik sila sa traditional varieties, pero wala na rin traditional varieties na makuha dahil na-displace na ng high-yielding varieties. Sabi ng mga farmers, kontakin namin ang lahat ng mga members namin at maghanap sila sa kanilang lugar. Sa pinakamatipid at simpleng paraan na gawa ng mga magsasakang na train sa seed breeding, napauna rin ang kakayahan ng mga traditional rice varieties na mamunga ng maramihan. Kahinaan kasi ng traditional variety ang kakaunting binhi. Pero ngayon, natatapatan na ng masipag variety ang mga high-yielding variety sa dami ng mga binhi at dami ng ani. Napaunlad din nila ang kakayahan ng mga traditional rice variety na mamulaklak ng marami, tumubo at mamunga muli kahit na taniman na ito. Tumubo sa pangit na lupa o sa maalat na tubig. At nadagdagan ang mga variety na resistant sa maraming sakit sa paraan na matipid at ligtas. Ang kumpletong edisyon ng dokumentaryong ito ay maaaring mapanood sa YouTube na pinamagatang Organic Farming Philippine Context. Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa Philrice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam. Ang ating hihinga ng pagpapaliwanag muli tungkol dito si Mrs. Evelyn Javier, Senior Science Research Specialist ng Philrice. Inyong binanggit na kinakailangan ang transition at may panahon na hihintayin bago maabot natin yung totally organic. But samantala, may mga gusto ay mag-organic dahil sa pangangalaga sa kalusugan, sa kapaligiran, at dun sa bulsa. Sabi nga ninyo, nakakatipid. Ano? Kung pag-uusapan, susuriin yung kita sa organic at saka hindi organic. Kumbaga, total organic, total chemical fertilizer. Meron ho ba kayong paghahambing o pagkukumpare? Actually, meron kaming kinumpute. Yung return on investment sa organic, yung total po na organic po, ay mas mataas talaga yung return on investment. Pero, kasi yung sinasabi ko na ang gagamitin nilang organico ay yung galing dyan sa basurahan nila sa paligid, zero na ho yung cost nun, di ho ba? Yung labor na lang nila. Kaya yun lang, hindi natin masyadong kinukumpute yung labor. Pero kinumpute pa rin po namin yung labor cost ng composting. So, yung return on investment, kada piso na i-invest niya doon, meron siyang mas malaking kikitain. Kaya lang, mababa rin po kasi mababa yung ani. Ngayong sa inorganic naman, mas maliit yung makukuha niya na return on investment. Yung kada piso na i-invest niya, mas maliit kasi may bayad yung chemical fertilizers. Pero, makukompensate po ito doon sa laki ng kanyang aanihin. Ang regular po namin na aani sa pure na organic fertilizer is hanggang 3 tons lang. Pero kung pure naman na chemicals, aabot kami ng mga sinasabi na 10 tons, ganon, di ang layo, 12 tons, pinakamababa na yung 7 tons kung dry season. 5 tons naman po pagka wet seasons. Pero dun ho sa aming research dito sa Philrice, after 3 years nga po, yung sinasabi ko, hahatiin muna yung chemicals dahil balang kumbaga nagkaroon ka na ng build up ng organic matter sa soils mo, tataas yung ani niya, magkukumpara na siya. Kung for example, kung pure organic ay 3 tons, yung combined, magkakaroon na siya ng 6 tons. At yung pure na inorganic, 6 tons din. So, anong pipiliin mo? Di syempre yung pure na. Una, tumaas na yung ani mo dahil nag-combine ka, mapangalagaan mo pa yung lupa mo. Double purpose na po yun. Merong mga magsasaka pong talagang marami silang sources ng organic materials. Either sila'y maraming alagang baboy, yung iba naman ay malapit sa mga alagaan ng baboy o alagaan ng manok. Ano po ang rekomendasyon ninyo sa kanila para mas mapakinabangan yung available materials na yon? Yung ba kinakailangan ilagay sa bukid ng direkta? Kailangan bang i-compost? Or anong panahon dapat i-apply? Actually, pwede po nilang ilagay na kaagad, pero dapat dry muna. Siyempre naman, hahawakan mo ba naman na basa yung, ano, yung mga tae, ano po. De-dry po muna nila, i-air dry. Huwag naman yung lulutuin, i-air dry lang po. Tapos lagi na rin ilagay doon kaagad sa bukid. Kaya lang yung sabi ko, dapat mga matagal, mga 2 weeks before na magtanim para maiwasan ho yung toxic effect ng pag-decompose niya. So, doon na mismo siya madedecompose doon sa bukid, lalo na kung may palaya. Yan po, meron naman tubig po. So, magkakatulungan yon doon sa pag-compost niya. Doon sa mga ibang halaman po, lang yung mga green manure,
mga 1 week before. Kasi may mga, for example, mga magsasaka na nagtatanim ng monggo. Monggo are good na ano, leguminous ay talagang pang ano yun, eh, green manure yun. So, pwede na nila ilagay yun 1 week before na magtanim. Pero yung mga tao, mahirap ma-decompose po at least 1 month to 3 weeks. Ano po ang dapat gawin pagka-apply? Halimbawa, ikinalat na yung mga dumi ng hayop, ng baboy, ng manok, ikinalat nila sa bukid. Yung ba'y kinakailangang i-araruhin, ihalo sa lupa? Opo, ihahalo po dun sa lupa. Para sa ganun yung mga microorganisms na tinatawag kong mga army ng lupa, magtatrabaho sila. Kasi kung in contact na sa lupa yung mga organic manure na to, mag-umpisa na rin po yung mga microorganisms na oobra para ma-decompose po ito. Kaya lang, mas ina-advocate din namin na kung kaya din lang naman nila masipag-sipag, mas prefer namin ho na i-compost nila. Ipunin sa isang tabi, ihalo-halo yung rice straw, plant residues, tain ng mga animales nila, and then yun na ho yung ilalagay nila sa bukid 1 week before transplanting. Kasi meron ho tayo yung findings po na kapag hindi composted talaga yung mga organic na inilalagay sa bukid, nag-create po tayo na sinasabi na may emission. May nabanggit din kayo tungkol sa yung green manure. Pakipaliwanag nga po ninyo paano ginagawa ang pag-green manure. Ang green manure po, ito po ay mga halaman na itinatanim sa ating bukirin na bago ng rice. Ito po ay kadalasan po practice na po ng mga taga rain-fed ecosystem po kasi may dry season crop sila, then rice sa wet season. So yung mga dry season crops, pagka naanin na nila yung kanilang dapat anihin, for example po yung monggo is also an example, good example of green manure. Kung makuha na nila yung mga ani, yung mga pads po nila, pwede na nila incorporate yung wag na nilang bunutin. Iararo na kaagad yun doon sa lupa, so yung mga green manure. Ang isang pinakamaganda pang green manure ngayon, yung sesbanya na tinatawag natin. Sa Ilocos, very prominent po yung indigo na sinasabi. Ito yung mga green manure, example ng green manure. Azolla is also one green manure. Kaya lang ho, ang problema ho kasi azolla, nangangailangan ho ng malamig na tubig at saka mataas na phosphorus. So mahirap yung patubuin sa mga ano, maiinit na lugar, yung azolla. Yung nabanggit nyo kanina, yung mga katawan at dahon ng munggo ay aararuhin na lamang. Hindi po ba matagal na mabulok yung mga katawan ng munggo? Hindi ba kaya mas mabuti kung i-chop-chop-chop tatadtarin? Mas maganda po itatadtarin po yun. Pero kung medyo green-green pa naman po sila, succulent pa yung mga katawan nila, pwede nang i-incorporate po as it is. Kagaya po ng mga indigo or other leguminous crops like yung peanut. Diba? Parang malambot naman po sila. Pwede nang i-incorporate yun pagkatapos. Siguro mga 20 years ago, yung azolla ay naging tanyag na tanyag. Ano? Bakit ngayon ay wala akong naririnig, wala tayong naririnig na gumagamit ng azolla? Meron kayo nabanggit na problema. Maganda po kasi azolla per se kasi ang taas po ng nitrogen content niya. Abot po ng 3% po yun eh, compared sa mga commercial organic fertilizer. Maganda yung azolla. Kaya lang po, ang as per my experience po as a researcher, mahirap po akong magparami ng azolla dito sa lowland. Doon sa upland, yan ay weeds naman. So sa Banawe, for example, o doon sa mga malalamig na lugar, yung mga spring, napakabilis po nun. Kasi po, kailangan ho niya yung parang medyo malamig yung tubig. Eh dito naman ho sa lowland, pag nandyan na yung tubig, may araw, ganyan, naiinitan yung tubig, madali po silang mamatay eh. Pero kung malamig-lamig ho yung ating lugar, napakabilis po niya. Kaya ang example ko po dito sa Nueva Ecija, mabilis siyang mamatay. Pero kung doon sa Banawe, kabilis din naman nila dumami, tapos tino-choke na rin yung ano, na-choke yung halaman na bibigkis dahil sa dami ng azolla. Pakibigay nga po ninyo ng rekomendasyon kung paano ina-apply o ginagamit yung azolla. Una po sa basal, tapos nakita ko po na pwede po rin siyang top dress. Kasi kung sa lugar na maraming azolla, yung parang weeds na po siya, pwede na siya i-trample down during panicle initiation o mga 45 days or 30 days after transplanting. O kaba sa dumami yung azolla doon sa bukid, pwede nila apak-apakan yun para mai-incorporate doon sa soils niya. Pero basal din po yung ginamit po namin doon. Si Mrs. Evelyn Javier, Senior Science Research Specialist ng PhilRice.
Malay Aralan. Hatid sa inyo ng platong tunang ito at ng Peel Rice. Mula dito sa Magsasakang Pinoy, ako po muli si Barbie Lagahet na nagsasabing kung sapat na ani, kita, kalusugan ng tao at kapaligiran ang pinag-uusapan, dito na tayo sa natural, mag-organic farming ka na, kaibigan. Dito na po muna pansamantalang namamaalam ang ating programang Magsasakang Pinoy. Asahan niyo pong sa susunod nating pagsasama-sama ay amin naman pong ihatid sa inyo ang isang talakayan tungkol sa pag-aalaga ng baboy sa organikong paraan. Muli, bumabati ang inyong kasamang Barbie sa ating pagtatanghal ngayong umaga. Palagian lamang po natin ang pakikinig ng Magsasakang Pinoy tuwing umaga. Mabuhay ang mga magsasaka, mabuhay ang mga mangingisda, mabuhay po tayong lahat. Patnubayan po tayo ng Panginoon. Magiling naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy! Magsasakang Pinoy!